Bilang isang ama, hangad ko na mapakain mabuti at nang tama ang aking pamilya. Kaya naman palagi ko silang pinaglulutuan ng masustansya at masarap na pagkain na dapat magaan din sa aking bulsa. At yan ang dahilan kung bakit ko ginawa itong ating budget recipes na series para sana i-share sa inyo ang mga dishes na niluluto ko para sa aking pamilya nang sa ganun ay magkaroon din kayo ng option. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at nasa episode 2 na po tayo ng Budget Recipe Series. At para sa araw na to, magluluto tayo ng gulay. Gagamit tayo ng sitaw at ng kalabasa. At gagataan natin yan. Tawagin na lang natin itong ginataang sitaw at kalabasa. Eto ah, kung handa na kayo, samahan nyo na ako magluto. Nagpapainit lang ako ng isang pan. At lalagyan ko lang ito ng mantika. Ang kagandahan dito sa ating gagawin, mabilis lang din itong lutuin at napakadali pa. Bukod sa pagiging masustansya at masarap. At syempre, abot kaya. Yan. So, hinihintay ko lang na uminit itong mantika. Ire-ready ko na yung mga ingredients natin na igigisa. Meron ako ditong bawang, sibuyas at luya. Yan yung una nating igigisa. So, ilagay na muna natin itong ating sibuyas. Yan. Pagkalagay ng sibuyas ay hahaluin ko lang muna ito. So, ito yung usual na ginagawa natin na pag-isa, no? 30 to 35 seconds ng pag-isa sa sibuyas. Okay na. At susunod ko namang ilalagay yung bawang. Pagdating naman sa bawang, ang ginawa ko ay dinikdik ko muna gamit ang almeres at pagkatapos ay chinap ko lang. So yan, ilalagay ko na rin yung bawang. Yan, igigisa ko lang ito ng mga 10 segundo. At pagkatapos yan, ilalagay ko naman yung luya. So, ito na yung luya. At itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa tuloy na maging malambot yung sibuyas. Para sa recipe na to, hindi tayo gagamit ng karne. Pero kung meron naman kayong extra na karne na pwedeng iluto sa bahay, pwedeng-pwede kayong maglagay. Kagaya na lang ng chicken or ng pork, pwede nating ilagay dito. O kung meron kayong daing na isda, pwede rin yan. Hihimayin lang natin. Siguraduhin natin na hindi masama yung tinik, ha? So yan, makikita ninyo na ready na tong ating sibuyas. Malambot na, no? So ilalagay ko na itong gata. Ayan. So ang gamit ko ay dilatang gata. Pero pwede kayong gumamit syempre ng sariwang gata. Yung bagong piga, yan ang mas maganda. So hahaluin ko lang ito. At papabayaan ko lang muna na kumulo yung gata. Takpan muna natin itong lutuan ha, para mas mabilis na kumulo. At yan, mapapansin ninyo unti-unti nang kumukulo yung gata. So ayan na. Ito na yung steam. Yun. Hahaluin ko lang muna. At ang ginagawa ko ay pinapabayaan ko muna itong kumulupa ng mga 2 minuto. Hanggang 3 minuto. Pero dapat may takip para hindi talaga mag-evaporate completely yung gata. Pinapakuluan ko pa to para ma-extract mabuti yung lasa ng bawang, sibuyas at luya. Para kumapit ito sa gata para talagang mas maging malasa. And after 2 to 3 minutes, ilalagay na natin yung kalabasa. Pagkatapos nating mapukuluan ito ng 2 to 3 minutes, ilagay na muna natin yung pampalasa. Ang gamit ko dito sa recipe ay bagoong alamang. Yung iba sa atin, hindi kumakain ng bagoong alamang, so pwede kayong gumamit ng patis. Kung hindi pa rin kayo gumagamit ng patis, o mas preferred ninyo ibang ingredient, ang pinaka-safe na suggestion would be asin. So yun yung pwede natin gamitin na pampalasa, either bagoong alamang, patis, o asin. Yan. So ito na yung bagoong alamang. Maglalagay lang muna ako ng konti. Mamaya titikman natin ito.
kapag luto na para malaman natin kung kailangan pang dagdagan. So, haluin ko lang mabuti. At kasabay nito, ilalagay ko na rin yung kalabasa. Itong kalabasa kasi medyo matagal itong maluto, no? Kaya kailangan pa nating pakuluan sa gata. Yan, haluin ko lang muna. At tatakpan ko lang. Pabayaan lang natin itong kumulo muna ng mga 3 hanggang 4 na minuto para lang bahagya nating mapalambot yung ating kalabasa. At pagkatapos, yung sito naman ang ilalagay natin. O nakita nyo naman, di ba? Kalabasa ang gamit natin, siguradong pampalino ng mga mata natin yan. At yung sito naman, syempre may mga dagdag na nutrients pa yan na may bibigay sa atin. Eto na, makalipas ang 4 na minuto, bahagya ng naluto natin itong kalabasa. Hahaluin ko lang muna. At hindi pa to sobrang lambot eh. Kailangan pa natin itong lutuin. Pero kasi ilalagay pa natin yung sitaw. So okay lang yan. So hahalu-haluin ko lang muna. And at this point, ay titikman ko muna para malaman ko kung kulang pa ba sa alat itong aking niluluto. Wala ko ng kutsara. Yeah. Kulang pa sa alat, so lalagyan ko na muna ng extra pa na bagoong. So kung ang gamit ninyo ipatis o asin, yun, yun ang ilalagay nyo syempre, di ba? So yan, importante tikman lang natin yung niluluto para talagang maging tamang-tama yung lasa. At gamitin nyo syempre yung sarili ninyong panlasa. Dahil di ba, kung tayo naman ang kakain, alam natin kung ano yung masarap para sa atin. Yan, i-increase ko lang muna yung init. At ayan. Okay na to. Ilalagay ko na muna itong sitaw. O yan, sitaw at kalabasa. So kung maglalagay kayo ng karne, ang payo ko lang sa inyo, ilagay nyo muna yung karne habang pinapakulo yung gata. At kung kinakailangan, hiwain natin ng maninipis yung karne para madali itong maluto at mabilis din lumambot. Kung sakaling medyo matagal lumambot, pwede naman ninyong dagdagan lang ng konting tubig yung gata, ano? Hanggang sa tuloy nang maging malambot yung karne bago natin ilagay yung kalabasa. Yan, so hahaluin ko lang ito. At itutuloy ko lang ang pagluto dito sa sitaw ng mga additional 3 to 4 minutes pa o hanggang sa tuloy na itong maging malambot. Yan. Ang sitaw kasi kapag hindi natin iluto ng tama, medyo maganit ito, no? So dapat tamang-tama yung pagkakaluto. At ang pinakamaganda dyan, eto, tatakpan ko muna itong ating lutuan. At isiset ko lang muna yung apoy between low to medium. So itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa maging saktong-sakto na ang pagkakaluto ng kalabasa at ng sitaw. At halos tapos na rin tayo. Ang pinakahuli natin gagawin ay titimplahan lang natin ito ng ground black pepper. At this point, ay luto na itong mga gulay. Yan, hahaluin ko lang muna at lalagyan ko lang ng paminta. So ang gamit ko dito ay ground black pepper. Pwede kang gumamit ng dinurog na paminta. At nasa sa inyo kung gaano karami. Yan, hahaluin ko lang ito for the last time. Ganyan lang kadali magluto ng dish na to. Nakita nyo naman. At ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At pagkatapos nyan, iserve na natin. Masarap, masustansya, madali pang lutuin at abot kaya. Yan ang ating budget recipe number 2. Sana'y nagustuhan nyo itong ating featured na budget recipe ngayong araw na to. Abangan nyo pa ang ating mga susunod pang budget recipe. Dito lang yan sa budget recipe series ng Panlasang Pinoy. Maraming salamat uli at hanggang sa muli.